Hello guys, ito si Dolores Higgs. Kumusta na kayo dyan? Today, ang ginagawa ko dito sa labas ay binubuhat tong pallets. Ayan yung mga pallets na nahingi ko. Free lang siya. Free lang yan guys. Nahingi ko yan nung isang araw. May nagbibigay ng maraming pallets doon sa kabilang ibayo. Tapos ayan, ang nahingi ko, ang dami. Tapos ito, ayan nga, gagawin kong bakod siya, gagawin kong fence. Para may fence kami dito. Kasi iyan lang yung ano namin, parang pinaka-fence itong ano siya. Itong bakod na yan na ginawa namin. Well, nilagay namin dyan, mabigat na metal fence ng ano tawag dyan na gate farm or farm gate farm, ganun. Ako naman gagawin kong bakod ulit. Ayan yung pallets, bili pa ako ng poste nyan, lalagay sa may gilid ng gilid, lalagyan ng poste para ano maging, tapos pinturahan ko na lang guys ng kung anong mas maayos na pintura. Tapos ayun nga, bukas Sunday, anong araw ba ngayon? Sabado. Sunday bukas, mga Lunes o Martes, kuha ulit ako ng punuin ko tong trailer namin ng pre-pallets ulit. Bibigyan niya ako ulit ng pallets. Yung babae na may-ari ng ice cream. Ayan, ginagamit nila yung pallets na yan. Tapos, pag hindi na, pinapamigay lang nila. Hindi na binibenta, pinapamigay. Kaya, ay, thank you naman. Thank you sa lahat sa kanya. Mabait, nagpamigay ng pallets. Kaya, kuha pa ako, Monday, Tuesday, kuha pa akong marami. Kasi marami pa akong babakuran dito. Guys, kasi ano, merong pumunta dito guys na sasakyan. Umalis kami noon, dumating kami gabi na. Tapos ewan. Tapos ano, lumabas ako, sasarado ko sana tong gate namin. Pagkatapos guys, tong mga lalaki na to may sasakyan. Pumunta dito, hindi ko sila kilala, hindi rin kilala ng mga kapitbahay namin. Pagkatapos, pumasok pa dito sa loob ng gate, tapos sinilaw ako ng ilaw nila na malaki. Kaya hindi ko sila makita kung anong itsura nila. Ganon. Hindi ko makita yung mga face nila. It's hard to see their faces. So, kaya I'm gonna put a fence up para hindi basta may papasok na sasakyan dito na hindi namin kilala. Syempre guys, nakakatakot naman sa ngayon eh. Nakakatakot guys. Sa ngayon marami na rin natatakot kaya naglalagay din ng bakod yung iba. Ayun. Kaya ano. Ayun. Basta marami din natatakot na ano mga tao siguro kaya naglalagay din sila ng bakod. Eh ako may bakod naman ako diyan pero open pa 'yan guys. Kaya kailangan lagyan pa ng bakod tsaka CCTV. Meron akong ano nahingi tsaka may nabili kami matagal na 'yon na CCTV para lagay diyan sa mga bakod. Ayan guys. Oh. Sige guys, yung pallets na 'yan. Basta kung may pallets po diyan sa Pilipinas, pwede niyo po 'yang gawing bakod, pwede niyo 'yang gawing upuan, pwede niyo 'yang gawin na mga art, pwede niyo gawing kama, papag. Ayan, pwede niyo 'yang business, so pwede niyo 'yang gawin sa mga lupain niyo. Pwede din 'yang gawing bahay, guys. Kung talagang creative kayo, pwede nyong patibayin. Kasi matibay ang pallets, guys. Tapos, pwede nyo yung, ano,
gawing kubo-kubo, guys. Maging creative tayo. Eh ako, tumatanda na kasi, tsaka walang makatulong sa akin gumawa ng ganito, ganyan. Kaya, ayan. Ayan nga yung pallets ko. Yung ano ko, mailbox, ilalabas ko yan dun sa labas ng gagawin kong bakod. Para kung yung mailman namin, pwede pa rin dyan lagyan ng mail. Yung ano namin, yung mailbox. May mailbox naman kami dun sa may labas, sa baba. Sa may kalsada, dun pa kinukuha. Eh dito, pag mabait yung mailman, sabi ko, pakilagay na lang po dyan sa mailbox na yan. Pag mayroon kaming extra mailbox, hindi kasya dun sa mailbox sa baba. Kasi nilalagay nila dyan sa may... Dito lang sa harapan ng nilalagay diyan sa may harapan ng driveway namin. Ayan guys, basta yan guys, gagawin kong ano yan, bakod. Kayo din kung gusto niyo gumawa ng bakod na pallets, basta pag ayusin lang paglagay, lagyan ng poste do sa gilid, kada gilid po ng pallets lagyan mo ng poste. Ipako o screw nyo. Ayan. Tapos, lagyan nyo ng ano. Kayo bahala. Pagandahin nyo. Kung gusto nyo. Maganda rin may bakod. Para yung mga bata din. Hindi labas ng labas. Aso. Hindi labas ng labas sa labas. Para safe. O sige guys. Salamat sa panonood. Mag-subscribe naman po kayo. Kung gusto nyo lang. Kung gusto nyong mag-likes, mag-subscribe. Sige po, ito si Dolores. Salamat po. Patnubayan po tayo ng Panginoon sa araw-araw. Ingat po tayong lahat. Okay, bye for now. Thank you for watching.